Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, January 27, 2022. Yung ating minomonitor nga po, no, na low pressure area, ito nga po ay andito na sa south-southwest ng Palawan. At ito nga po ay nakaka-apekto sa may Palawan. At may mga posibilidad na nga po ng mga pag-ulan tayong mararanasan sa may Palawan. At kung mapapansin nyo po, no, meron po tayong miiral na shear line dito po sa extreme northern Luzon, sa Luzon area, at yung Easterlies naman po na nakaka-apekto ngayon dito sa malaking bahagi ng ating bansa, sa may Mindanao, Visayas, at maging dito po sa may Metro Manila ay Easterlies po yung ating pwedeng asahan. So, posible po tayo makaranas na ng bahagyang maalinsangang panahon dahil nga po sa Easterlies. Yung Easterlies po ay ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Check naman po natin yung ating satellite image kung saan nga yung mga posibleng makaranas na mga pag-ulan. Dito nga po sa may Puerto, Princesa, Palawan ay may mga posibilidad nga na mga pag-ulan tayong mararanasan. At dito naman po tayo dumako sa may stream northern Luzon kung saan nga po, no, na nakaka-apekto yung ating shear line. So makakaranas pa rin po tayo dyan ng mga pag-ulan lalo po dito sa may Cagayan Valley, Pugigaraw, sa may Isabela, sa may parte ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Bicol Region, magiging maalinsangan po ang lagay ng panahon, maging sa Visayas, makakaranas po tayo dyan ng mga ilang localized thunderstorm. Naging dito po sa may Mindanao, makikita nga po natin sa ating satellite image na may mga posibilidad na mahina at katamtamang pag-ulan tayong mararanasan. At tignan naman po natin yung ating advanced weather forecast kung saan nga makikita natin itong nasabing low pressure area ay lumalayo na nga ng landmass ng ating Palawan. At ito nga po ay may posibilidad, no, na mag-curve papunta po yan dito sa Luzon area. At makakaranas pa rin po ang ating bansa ng tuloy-tuloy na pag-ulan lalo po sa Luzon dahil po yan sa ating shear line. At pagdating naman po ng January 29, ito nga po ay nandito na sa western section ng ating bansa at ito nga po ay tatawid sa pagitan ng Taiwan at ng extreme northern Luzon as low pressure area. At makakaranas pa rin po tayo, no, ang Luzon na tuloy-tuloy na pag-ulan at magiging maganda na po ang lagay ng panahon ng ating bansa dahil nga po yung ating low pressure area ay andito na po sa may parte ng Taiwan. At pagdating naman po ng January 31, mapapansin nga po natin na ito po ay may posibilidad na maging isang bagyo, pero po ito po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin naman natin, no, muling bubugso ang ating amihan, mararanasan yan ng Luzon area. Then pagdating po ng February 1, mapapansin po natin yung pagbuga ng amihan. At mararanasan po yan ng halos buong bansa at magkakaroon po tayo ng shear line dito po makakapekto sa Visayas. By February 2, mapapansin naman po natin na tuloy-tuloy makakaranas ng pag-ulan dito po sa may Visayas and Bicol Region. Pagdating naman ng February 3, ito po yung magiging ating possible scenario. Tuloy-tuloy po na makakaranas ng pag-ulan dito sa may Visayas, Bicol Region, maging sa may Mindanao. At pagdating naman po ng February 4, magiging maganda po ang lagay ng panahon ng Luzon. Subalit sa may parte po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, may mga posibilidad na pag-ulan tayong mararanasan. At pagdating naman po ng February 5, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan. Ito naman po ay dahil sa Easterlies at yung ating shear line dito po sa may Visayas. Kaya iba yung pag-iingat na po sa ating mga kababayan dito sa may Visayas dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inuulit po natin, ano, ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. Marami pa pong malaki pa po ang tsansa na ito po ay magbago dahil dumedepende nga po tayo sa temperatura ng ating karagatan at yung ating mga umiiral na weather system sa loob at labas ng ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976.
Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note, no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips, nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.